Good day mga ka-idol! Update muna tayo sa PBA! Matapos nga ma-eliminate ang Blackwater Bossing ay naghahanda nga ngayon ang Blackwater Bossing para naman sa susunod na konferensya which is ang Philippine Cup. Kaya naman agad-agad sa susunod na linggo ay mag-uumpisa ng mag-insayo muli ang Blackwater Bossing. At take note ha, sa pag-iinsayo nila, hindi pa man natatapos ang Commissioner's Cup. Meron silang big man na nakasama na dati nang naglaro para sa Blackwater Bossing. Ito nga ay si Rabia Al-Hosseini, si Araba Al-Hosseini, matatandaan huling nakapaglaro sa Blackwater Bossing pero nag-awol ito at lumipad ng ibang bansa. Pero ngayon, marami ang nagtataka bakit nakita ng mga fans si Araba Al-Hosseini sa ilalim or sa likod ng bench noong huling laban ng Blackwater Bossing kontra sa SMB. Ano nga ba daw ang ginagawa ni Araba doon? Ayon nga mismo sa owner ng Blackwater Bossing na si Mr. Jusel Luce, ay nag-iinsayo si Araba Al-Hosseini sa Blackwater Bossing. Hindi pa sinabi kung official na nga ba itong maglalaro para sa kanila or nagpapakondisyon lang ito. Abangan natin ang mga susunod na tagpo ni Araba Al-Hosseini kung magbabalik PBA ba ito. Isa pang bigating news, ayun nga sa ating insider, pinag-iisipan na muli ni Coach Tim Cone na magpakawala ng isang wingman matapos nga ang ilan konferensya na pagkuha ni Coach Tim Cone kay Jeremiah Gray ay pinag-iisipan na muli na baka posibleng pakawalan na si Jeremiah Gray ng Barangay Ginebra San Miguel. Nag-uunsyami kasi ang kanilang planong pagkuha sa Grand Slam dahil sa kakulangan nila ng lineup, especially sa wingman position. Kinakailangan na nga ni Coach Tim Cone ng isang wingman na makakatulong sa kanilang lineup pagdating sa crunch time. Nakita naman natin ang 3-point field goal ng Barangay Ginebra, napakababa dahil na rin sa kakulangan nila ng shooter na hindi maibigay ngayon ni Bon Pesumal. Ayon nga sa ating insider, nanghihinayang si Coach Tim Cone sa pagpapakawala sa kanilang dating wingman na nakuha nila sa draft. Ito nga ay si Javi Adiliano. Matatandaan, si Javi Adiliano nakuha ng Barangay Ginebra sa first round. Pero hindi na ito nakapaglaro ng isang regular game sa Barangay Ginebra. Bagkus na i-trade ito sa barangay o sa Terra Firma Jeep at makuha lang ang wingman na si Jeremiah Gray. Ayon nga sa ating insider, dahil nga sa pagiging injured prone ni Jeremiah Gray ay nanghihinayang si Coach Tim Cone kung bakit pa niya ibinigay si Javi Adiliano na kung saan ay maganda ang ginilalaro ngayon sa Terra Firma Jeep at isa ito sa mga leading scorer ng Terra Firma Jeep. Ang dalawang nasabing player na sina Javi Adiliano at Jeremiah Gray ay kahalintulad lang ang laruan. Pero pagdating sa edad, mas bata ng konti si Javi Adiliano. At the same time, nakikita ni Coach Tim Cone na si Javi Adiliano ay bawat game ay nag-i-improve ang performance at napakataas ng percentage sa outside shooting. Dahilan para pag-isipan muli ni Coach Tim Cone na ibalik ito sa Barangay Ginebra San Miguel. Sa pagkuha ni Coach Tim Cone sa Grand Slam, kinakailangan niya ng mas malalim na lineup ng Barangay Ginebra San Miguel para makuha ang nasabing Grand Slam. Kaya naman hindi naghihinayang ang Barangay Ginebra San Miguel na ibalik muli si Jeremiah Gray papunta sa Terra Firma Jeep. Ang tanong, papayag ba ang mga fans na basta-basta na lang kukunin ito muli ng Barangay Ginebra at ipapalit ang isang injured player na mayroong ACL? Ano sa tingin nyo? Dapat ba itong payagan ng Commissioner's Office o dapat na mag-alsabalutan ang Terra Firma Jeep
para umalis na sa PBA dahil nakikita na ng mga fans na ang Terra Firma Jeep ay ginagawang farm team ng SMC, particularly ng Barangay Ginebra San Miguel, San Miguel Vermen at Magnolia Pambansang Manok Templados. Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo doon sa ating mga followers at subscribers kay Kagawad Katsakin Udukusin ng Hagonoy Bulacan, Ronald Bersubidad, Jan David Golapa, Anthony Lucky Alon, Luis Alon at sa Alon Family, Bernie Jan Cordova, Christon Mariscal, Julio Soroche, Rafael Branya at si Mr. Ronald Gato. Marami pong salamat sa walang sawang yung pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko. Pakilike, pakipollow, pakishare. Ganun din po sa YouTube channel ko. Hanggang sa muling kwentuhan. Maraming salamat po.